Hello guys! May bagong inilunsad ang ating gobyerno na Super App kung saan doon nyo na makikita or makukuha ang mga government transactions kagaya ng PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth at napakarami pang iba. Pati ang mga government agencies para sa ating mga OFW kagaya ng DMW, OWA at pati ng e-travel at napakarami pang iba. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-download at kung paano mag-register. Pero bago yan guys, panoorin nyo muna ang video na ito. Naglabas ng Super App ang pamahalaan na layong magkaroon ng one-stop shop sa iba't ibang serbisyo at transaksyon ng gobyerno. Sabi ni Pangulong Marcos, bukod sa mas mabilis na proseso, layon din itong labanan ang corruption sa iba't ibang ahensya. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Pagod ka na ba sa mahabang pila sa mga opisina ng gobyerno? Bit-bit ang maraming requirements? Jahe bang makipag face-to-face transaksyon? Mukhang patapos na ang hassle days. In 1, 2, 3. Dahil ngayong araw, ma-access na ng publiko ang eGovPH Super App. Online na ang lahat ng transaksyon sa gobyerno. One-stop shop kumbaga, mula government services, paghahanap ng trabaho, investment, e-commerce o simpleng paghahanap ng tourist destination sa Pilipinas, nasa isang app. Kahit ang inyong national ID, may digital copy rin sa eGovPH. Malaking tulong yan ngayong problema rin ng backlog sa physical IDs. Libre itong madadownload sa Apple Store o Google Play. Kailangan lamang may data o nakakonect sa inyong Wi-Fi. Nabuksan na natin yung egov.ph. Kailangan nating ilagay yung ating number. At makakatanggap tayo sa ating numero ng one-time password. So wala pang 5 minuto, meron ka ng egov.ph account. Isa rin sa security features ng app ang facial recognition. Sa launching ng Super App kanina sa Malacañang, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na nasa phase 1 pa lang sila, kaya ilang government agencies at private companies pa lang ang ma-access sa eGov Super App gaya ng pagbabayad sa transaksyon ng gobyerno at paghahanap ng trabaho. This will be a continuing process po as we continually improve the system and as we continually bring together all the different government agencies into that platform. So, gradual po yon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, panahon ng makipagsabay ng gobyerno sa makabagong teknolohiya gamit ang super app na ito. Sa survey daw na ginawa ng pamahalaan, 95% ng mga Pilipino ang gumagamit ng internet para sa online transactions gaya ng pagbabayad ng bills at pagsa-shopping. So ano yung 5% government? We cannot do it online with government. We have to go to the office. We have to collect the birth certificate, the documentation, the clearance. And then we go to the government, to the government office, and they say, ah, you're missing one document. Balik na naman. And they do all of these things. So that just won't work. Bukod sa mas mabilis na proseso, layon din itong malinis ang korupsyon sa iba't ibang ahensya. There is no discretion being exercised by anyone. Eh, kung di mo ako lagyan, hindi ko ipapaano ito. Hindi ko pa iipiting ko ito. Yung mga ganun. O eh, kausapin mo yung si ganito ganyan. Siya mag-aayos, yung fixer niya. Wala na yan. Mawawala na yan. And that's, we owe that to the people. So para makapag-download kayo ng eGov app na ito, ay pumunta kayo sa Play Store. I-type nyo ang eGov Super App. At ito ang lalabas. Then, i-install nyo lang. Then, after nyo makapag-download, ay ito ang lalabas. Kailangan nyo mag-sign up dito at kailangan nyo din ng Philippine number. Then, click sign up. Ilalagay mo ngayon ang iyong mobile number at i-click mo yang yes, I agree. Then, click next. After nyo malagay ang OTP, ay ito na ang lalabas. Then, ilalagay mo na ngayon ang iyong mobile PIN or ang MPIN. Dapat guys, ilista nyo ito or isave para hindi nyo makalimutan. And after that, click next. Then lalabas na ito. Congratulations! At ilalagay mo na ngayon ang iyong mobile PIN para makapasok ka sa app. And after nyo mapasok yung app, ay ito na yung lalabas.
kailangan mo muna i-verify ang personal identity nyo para magkaroon kayo ng full access sa app. Then click verify. Then lalabas ito, identity verification. Ilalagay mo ang citizenship nyo, first name, middle name at last name, at pati ang birth date, at pati ang inyong email address. And after that, click next. Then lalabas ito, verify your email address. I-click mo lang yan, continue. Pero mamaya guys, ay puntahan mo yan sa iyong email address dahil kailangan mo i-click yung verify para mapuli verified na ang inyong email address. Pero guys, kapag wala sa inbox yung email, ay puntahan nyo sa spam email. At i-click nyo muna yung save para mapunta siya sa inbox bago nyo makiklik yung verify. So magpatuloy na tayo dito sa take selfie. At i-click mo lang yan sa baba. At ang sabi dito ay i-move nyo lang daw yung head nyo papunta sa right. So i-move nyo papunta sa right kagaya nito. And ang sabi dito ay i-move nyo yung head nyo papunta sa left. So i-move nyo lang gaya nito. Hindi kagaya guys ng sa Indiano na ganyan. Hindi ganon. Dahil isinubukan ko guys ay nahilo lang ako. At ang sabi dito sa last part ay blink your eyes. And after that ay lalabas ito. Pwede nyo i-retake yung photo or i-click yung yes I'm happy para makapag-proceed. So kapag okay na, i-click nyo yung yes I'm happy. And after nyo maklik yung yes I'm happy, ay eto na yung lalabas. Congratulations! At lalabas na ito ang account QR code mo. At ang kagandahan dito guys, ay pwede mong makita ang national ID mo dito at pwede mong ipaprint. So i-explore nyo lang yung app para makita nyo at kung paano ito gagamitin. Sa ngayon guys ay hindi pa siya fully developed dahil nagsisimula pa lang. Pero napaka-useful sa atin itong mga OFW at hindi lang sa mga OFW. Sa lahat ng mga Pilipino nasa ang panigma ng mundo, lalong-lalo na yung mga nasa Pilipinas na hindi nyo na kailangan pa pumunta sa mga opisina ng gobyerno para kumuha ng mga dokumento. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Kapag kukuha guys ng mga documents, kapag nalaman ko at kapag nasubukan ko, ay gagawin ko ulit ng video para maituro ko sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!